Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ikaw ang babaeng gusto kong makasama ngayon at sa mga darating na panahon. Kaya sana tanggapin mo na ang alokong kasal sa'yo. Hindi mo pa ako lubos na kilala ang hilo. Kailan lamang tayo nagkita at nagkakilala? Baka nabibigla ka lamang. Hindi makapagsisinungaling ang puso. Monica, mahal kita. At gusto kong ikaw ay makakasama ko habang buhay. Sigurado ka? Oo. At mapapatunayan ko ito. Kung tatanggapin mo ng aloko, inuulit ko. Will you marry me? Bigyan mo pa sana ako ng sapat na panahon para pag-isipan ang tungkol diyan. Oo, Monica. Pero sana, bago ako lumipapabalik ng Amerika, ay maalaman ko na kung anong kasagutan mo sa inaalok ko sa'yo. Ano? Sinabi ni Moira na wala ang ate niya sa trabaho niya? Oo. Maaga kasi itong lubas ng eskwelahan at naisipan ditong daadan ang ate niya para sabay na silang uuwi. Pero wala na raw ang ate niya doon. At ang sabi ng mga katrabaho niya may lalaki raw na sumundo sa kanya. Manliligaw niya ang ibig mong sabihin? Oo naman. Ano na ba't ang gagawin ng lalaking yun sa ating anak, kundi ba di ikaw? Sa bagay, nakapagtapos na ang anak mo sa pag-aaral. Hindi na masama kung mag-aasawa na ito. Kaya lang, sana mapagtapos muna niya ang kanyang kapatid sa kanyang pag-aaral. Itay! Inay! Oh, narito ito pala ang anak mo eh. Kaawaan ka ng poong may kapal. Teka nga muna, sino yung lalaking sinasabi mo na sumundo sa ate mo? Di ko rin ho kilala tay. Kasi di ko na sila naabutan ni ate. Pero ayon sa paglalarawan ng isa niyang katrabaho, parang yung pamangkin ni Uncle Ruding, lalaking inilarawan niya. Pamangkin ni Uncle Ruding? Uncle Ruding? Sino ang Uncle Ruding na yan? Ay... Ang Ruding na yun na binabanggit nitong anak mo. Si Ruding, namadas na magrekomenda sa akin. Nako, kung may malaking okasyon. Upoy, tay. At pamangkin ni Uncle Ruding, yung lalaking sumundo kay ate kanina sa trabaho niya. May naisip ka na bang gagawin natin para kina Angelo at Monica? Ate naman, kararating mo lang dito sa bahay. Yan kagad ang tinatanong mo. Hindi ba't yan talaga ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon? Hindi ba't pinapunta mo ako ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, masyado kang nagmamadali ate. Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi sila? Oo naman. Tingnan mo nga ang araw. Anong araw na ngayon? Dadalawang linggo lamang ang araw na kinuha namin na bisa ng pamangkin mo. Oo na. Ano ba sa palagay mo? Ano ang mabuti nating gawin? Para naman maipakita natin ng respeto at paggalang sa pamilya ni Monica, dapat din natin silang kausapin. Oo naman, dapat lang. Ano kaya kung puntahan natin ang pamilya ni Monica?
at magpakilala ka. Eh, tayo ang ibig kong sabihin. Ha? Eh, ganito yun kasi ate. Eh, hindi naman pangkaraniwan ang gusto nating mangyari. Ang ibig kong sabihin, hindi tulad ng ibang manliligaw na ang lalaki lamang ang nagpapakita ng pagkagusto sa napupuso ang babae. Sa kaso natin eh, buong pamilya ni Angelo ay kursunada si Monica na siya ang mapapangasawa ni Angelo. Kaya hindi ba dapat din nating ilapit ang loob natin sa pamilya ni Monica? O nga naman pala, no? Oo ate, kaya yun ang gagawin natin. Habang nasa trabaho si Monica ay sasadyain natin ang mga magulang niya at makikipagkwentuhan. Oh, paraan yun para mahulog din ang loob ng mga magulang ni Monica. Hindi lamang kay Angelo, kundi maging tayo na partidos niya. Oh, tapos? At palagay ko sa kalagitnaan ng kwentuhang yan, eh, mababanggit na natin ang hangarin nating mapakasalan ni Angelo si Monica. Hmm. May katwiran ka. Oh, hindi ba? Dahil gustong-gusto natin si Monica na mapapangasawa ni Angelo, kaya hindi lamang si Monica ang liligaw ni Angelo, kundi maging ang mga pamilya nito. At yun ang ating gagawin. Ang ilapit ang kalooban ng mga magulang ni Monica sa atin. Nang sa ganon, kahit anong oras na pakasalan ni Angelo si Monica, ay mapapakasalan niya ito. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Salamat sa pagtanggap mo sa aking pag-ibig. Sweetheart, pangako. Mamahalin kita hanggang buhay. At tapat ako sa'yo. Kahit anong mangyari. Ako rin, ang mga wedding vows natin ay hindi ko lamang sa iyo sinabi yun, kundi sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa iyo sa akin. Pakamamahalin kita at aalagaan. Oo. Ako at ang panahon ang makapagpapatunay kung gaano kita kamahal, sweetheart. Oh! Ang ganda-ganda talaga ng ate ko! Bride na bride ang dating mo, ate, sa kausuotan mo! Salamat, Moira! Congratulations sa inyong dalawa, Angelo, Monica! Naway magsasama kayo ng masaya at matagal. Salamat po, Angkal. Eh, anong plano mo niyan? Eh, ano pa nga ba? Di, dadalhin ko na sa Amerika si Monica. Ngayon bala eh, natapos na ang kasal ni na Monica at Angelo. Ano ang plano niyo ngayon? Ay, tulad ng sinabi ni Angelo, dadalhin niya si Monica sa Amerika. Agad-agad? Paano niya madadala eh? Hindi ba't sa susunod na linggo eh, babalik na kayo sa Amerika? Ay, oo. Babalik si Angelo sa Amerika para i-process ang papers nila ni Monica. Ganun ba bala eh? Oo. Sa ngayon, hindi pa madadala ni Angelo ang anak mo sa pagbabalik niyang ito sa Amerika. Pero sa susunod na pagbabalik bayan ng anak ko, imadadala na niya ito. Ganun ba? Sana nga'y magsama sila ng matiwasay, masaya at mapayapa. May dumating na namang packets na galing kay Kuya Angelo. Pagbubuksan ko na ba? Sige, ikaw ang bahala. Ate, pwede bang kunin ko ang makukursonadahan ko? Oo naman. Huwag mo lamang limasin dahil hindi lamang para sa iyo ang balikbayang box na yan. Ate,
Salamat ha. Asya nga pala. Natapos na pala ang mga papers mo. Hindi magtatagal ay makakarating ka na ng Amerika. Pwede bang dalhin mo rin ako sa Amerika pag nandun ka na ate? Wala akong ibang hangarin sa pamilyang ito. Kundi ang maiahon ko kayo sa hirap. Kaya't hindi mo na dapat panghilingin yan. Basta magpakabait ka lang, susunod ang grasya sa iyo. Ang ate ko talagang bait-bait. Super bait talaga. Ang tama nga talaga ang tawag ko sa iyo, ate. May ate, may hiwin. Sus, tama na nga yung bola. Binobola mo na naman ako eh. Totoo ang sinasabi ko, ate. Heroin ka talaga para sa akin dahil ikaw ang laging tumutulong sa akin. Ay, body ka, adak! Teka, si inay, bakit kaya? Bakit po inay? Ay, dumating na ang visa mo galing sa Amerika. Heto, hawak ko na ang visa mo. Ate, dumating na ang US visa mo galing kay Kuya Angelo. Makakapunta ka na ng Amerika, ate. Patingin nga. Oh, yan oh. Oh, ate, yung sinabi ko ha, huwag kang makakalimot pag naroon ka na. I-petition mo rin ako ha. Ano ka ba? Oo naman. Pero, mauuna si inay at itay na matatawag ko. At sila nang balang natatawag sa iyo. Bakit? Hindi ba pwedeng ikaw? Mahirapan at matatagalan ang pagpunta mo doon kung ako ang tatawag sa iyo. Mas madali ang pagtawag sa pamilya kung mauuna ang mga magulang. Tapos ang mga magulang na natin ang tatawag sa iyo. Sige, mapaikaw man o sinaitay o inay, ang importante ay makakarating din ako sa Amerika! Anak, pupunta ka na nga ng Amerika. Umaasa kami ng iyong inay at kapatid na hindi mo kami makakalimutan. Itay, manamal ko po kayo ng pamilya ko. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Salamat naman kung ganun anak. Pagdating ko doon, ay sabay ko kayong ipipetition ni inay at kayo na ang bahalang tumawag sa kapatid ko. Ngayon pa lamang eh. Parang nakikita ko na ang malaking pagbabago na mangyayari sa amin ng inay at ng kapatid mo. Ngayon pa lamang ay nakikita ko na na ang kagandahan ng buhay na matatamasa namin. Ikaw ang magbabago sa takbo ng aming buhay, anak. Itay, manamal ko po kayo na pamilya ko. Wala akong hindi gagawin para sa inyo. Salamat naman kung ganun, anak. Pagdating ko doon, ay sabay ko kayong ipipetition ni inay at kayo nang bahalang tumawag sa kapatid ko. Nakaalis na nga ang anak mo. Natutuwa ako at hindi magtatagal ay matatawag na rin niya tayo doon. Dako, sinabi mo. Gaganda na ang buhay natin sa pamamagitan ng anak mong yun. Matitikman na natin ang mga pagkain. Hindi natin natitikman dati. At mapupuntahan ang mga lugar na dati
ay sa panaginip lamang natin nararating. Tama ka. Mabuti na lamang at si Angelo ang napangasawa ng anak mo. Mabait si Angelo. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nakikita ko na ang kabutihan sa kanyang kalooban. Teka, hindi ba't may padala ang anak mong balikbayan, Max? Buksan mo na nga nang makita ko na kung ano ang ibinigay na naman niya sa akin ng anak mo. Ate? Oh, Moira, napatawag ka. Eh, ate, mag-exam na kami for finals. Kailangan ko ng medyo malaki-laking halaga. Oh, sige. Ipapadala ko dyan kaagad. At ate, yung pangako mo, ha? Dadalhin mo ako dyan sa Amerika, ha? Oo, sabi. Ang kulit nito. Pero siyempre, sina itay at inay muna ang mauuna. Pinapaalala ko lang sa'yo, ate. Baka kasi nakakalimutan mo eh. Siyempre, naririyan ka na sa Amerika. Pwede ba naong ganon? Eh, mga pamilya ko kayo, siyempre, ikaw at sina itay at inay, yung nasa isipan ko, kaya ipanatag mo ang kalooban mo. Mag-aral kang mabuti, tamang-tama. Graduate ka na ng nursing, pagtatawagin ka na nina itay at inay. Ano? Pagtatawagin na ako nina itay at inay, hindi pa nga sila nakakaalis eh. Hindi kaya ang tagal nun? Ano ang tagal? Eto nga't ipapadala ko na ang papers nina itay at inay para makarating na rin sila dito kaagad sa Amerika. Kailan ba darating ang mga magulang mo? Sa susunod na linggo, nandito na sila. Mabuti naman nang muli kayong magkita-kita at magkakasama na magkakapamilya. Maraming salamat, ha? Ha? Salamat? Saan? Sa pag-petition mo sa kanila. Ano ka ba? Mga magulang mo sila, dapat lamang na magkakasama kayo. Napakabait mo. Monica, asawa kita. Dapat ko lamang ibigay sa iyo ang nararapat na para sa iyo. Iyon ang wedding vows ko. Ang paligayahin ka, alagaan, mahalin ka, at bahagi ng pagmamahal na iyon ay pasayin ka sa pamamagitan ng pagdadala ng mga magulang mo dito para magkakasama kayo. Napakabuti ng iyong kalooban, Angelo. You're really an angel. Nambola ka rin, ano? Teka muna. Yun nga palang mga prutas na nasa ref. Mm. Ilalabas ko na at nang maihanda ko. Bakit? May bisita ba tayo? Wala tayong bisita. Gusto ko lamang na pagsilbihan ang aking minamahal na asawa na nagngangalang Angelo de la Guardia. Mapapasa kamay mo na. Kaya nga ate, naku, kung alam mo lang ang pinagagawa ko nang mahawakan ko ang visa paper ko. Bukas na ang flight mo, papunta dito sa Amerika. Alam mo ate, naglululundag ako sa tuwa sa nangyaring ito sa buhay ko. Biruin mo, ang dati na pangarap ko lamang ay hawak-hawak ko na. Dahil sa makalawa, ay nasa Amerika na ako.
Ano ang buhay na naghihintay kay Moira? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Papayag kaya si Monica sa hiling ng kausap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.